Ako lang mag-isa today, solo flight ako today at ako ay parang wala pa sa sarili ko. Dahil ako ay natulog ng alas 8 ng umaga. Gumising ako na alas 9. Huh? Isang oras lang ako natulog. I hope I'm okay. Ayokong antukin at ako eh. Naku, nakakatakot. May dentist ako. Punta lang ako sa dentist. Mayroon na akong cleaning. Grabe ang sikat ng araw. Nasisilaw ako. Kaya pinalitan ko yung salamin ko muna. Minus 14. Malamig pa rin. Although may araw. Kahapon talaga, grabe. Buong araw snow. Alam mo yun, yung mahinang patak pero tuloy-tuloy. Grabe. Alam mo, ganun ang nangyayari sa akin ngayon. Hindi ko alam. Ako talaga, hirap talaga akong matulog. Kahit 2-3 oras na ako na nakahiga. Yung utak ko, tuloy-tuloy na nag-iisip kahit na pinipilit kong wag. Yan talaga ako. Kaya lang ngayon, mas malala ako ngayon. The past, napansin ko Recently, hindi na, merong mga araw na hindi ako natutulog talaga. Umaga na, hindi pa ako natutulog. Hindi ko gusto yan para sa katawan ko. Pero, I can't do anything about it. I don't know. Gaya ngayon, hindi na naman ako nakatulog. Isang oras pala, isang oras. Yoko kasi nagmamaneho ng sa lahat. May inaantok. Guys, meron ba kayong mga kaibigan na Meron kayong mga friends or family na yung mga relatives, alam mo yun, meron silang mga sakit, kahit hindi cancer, no? Sabihin mo lang cancer and or pala, or iba, na ginawa na lahat sa ospital. Ginawa na pala lahat ng mga doktor at ospital ang magagawa nila sa'yo. Yun ang ibig sabihin ko. So ang gagawin sa'yo usually, diba, dalagin ka sa hospice. Halimbawa sa inyong mangyari yun. Halimbawa lang, no? Ano gagawin nyo? O, diba? Binigyan ko pa kayo ng Sorry po, nagawa na ho namin lahat na magagawa namin po sa inyo. Wala na ho kaming, alam mo yun? Makitang hope. Ganyan. Diba yung mga dinadala sa hospice? Ano lang yan? Kasi yung hospice yun yung mga dinadala na yung mga, parang mga terminal na naghihintay na lang ng death. Doon na lang sila, inaalagaan silang mabuti. Kumbaga, yung everyday na living nila doon, binibigay pa rin lahat ng mga para lang, anong tawag dito? How do you say? Para malubos-lubos mo yung mga natitira mong time dito sa mundo. Parang ganun. Alam mo, ang tagal sumagot eh. No? Pinag-iisip ko lang kayo, kaya ganun. Alam mo, kung matapang kayo talaga at naniniwala kayo sa pakiramdam ninyo na hindi pa kayo talaga naghihintay na lang ng kamatayan. Alam mo yun? Mararamdaman mo yun eh. Ikaw mismo. Kaya ko pa to eh. Hindi pa eh. Hindi ako naniniwalang meron pa eh. Hindi ako naniniwalang wala ng pag-asa dito na ako sa hospice. Alam mo eh, deep inside your heart, alam mo, may tapang ka pa eh. Alam mo na hindi pa tapos ang laban. Na marami pang pwedeng gawin. Oo, lahat ng ginawa nila sa ospital sa'yo, ng magagawa nila, ginawa na nila. Paano yung mga hindi nila ginagawa talaga? Pero alam mo na pwede pang gawin. Na? Oo. Sabihin ko sa inyo, napakarami hong tao na lumalabas pa sa hospice. Ayan. Ang saya naman. Yun naman, pagkatapos ng lungkot, yun naman yung saya. Kasi, pag ikaw talaga, hindi ka pabibigay, hindi ka basta-basta maniniwala na lang sa sinabi sa'yo ng mga doktor na wala na kami magagawa sa'yo. No? Sa hospice ka na, maghihintay ka na lang ng death mo doon eh. No? Terminal, wala na.
Marami pa hong pwedeng gawin. Hindi lang naman lahat ng nagagawa sa ospital ang mga pwedeng gawin ng mga may cancer or mga may sakit. Marami pa hong ibang pwedeng gawin. So marami talagang mga tao na matapang pa. Na hindi siya papayag na basa-basa, mamatay na lang siya sa hospice. Hihintayin ko na lang, hindi. Marami ho akong naririnig na stories na talagang lumalabas pa ho sa hospice. Dahil he or she is, you know, willing to fight pa. Willing to look for something else. Kasi naniniwala sila sa puso nila na, hindi, hindi pa. Hanggang nabubuhay ako, hanggang humihinga ako, kahit na ganito ang pakiramdam ko, alam mo yun, meron pang pag-asa. Nakakasaya naman ho yung ganun, napakiramdam. Yun talaga yun, eh, nasa sa tao na talaga yun. Pero kasi marami rin kasing ano, bumibigay na eh. Yung mga, yung iba yung hindi masyadong bukas ang mga isip. Parang ano na lang, parang naniniwala na lang sila sa kung ano sabihin ng mga doktor nila. May, totoo yun. Snow araw, tapos may wind po. Diba? Pinag-uusapan natin kanina, naputol. Tinawagan ako ng dentist eh. Iba-iba talaga ang lakas ng bawat pasyente. Mas maano pa yung kanilang ano sa pag-asa. Na kahit sabihin na sa kanilang, oh, diyan ka na lang kasi sa hospice ka na, yung waiting na for your ano kasi terminal ka na. Wala nang magagawa. Alam mo yun, marami pa rin malakas ang pananalig, ang faith. At saka meron pa siyang hope sa kanya, hindi siya titigil. Lalaban pa siya. No? Marami yung ganun. Nakakatuwa ho yung gano'n, ang sarap pakinggan. Kung okay ka na naman, right, nasa hospice, accept mo na, yung bang willing ka nang to go anytime, wala ka nang parang accept mo na, okay lang, no? Yung iba kasing mga tao, marami pa rin yung kasing lumalaban. Oo, hindi siya papayag. Meron ako nakikita ang mga interviews ng mga nurses sa hospice. Marami rin nakakalabas pa sa hospice. Na? Diba? Yun lang. Oh, square. Ay, nako. Ayaw kitang... Ayaw ko makasagasa ng squirrel, please. Bibili lang ho ako. Hala. Bibili na naman tayo ng gulay pang juice. Bibili na naman ng gulay pang kain. Bibili na naman ng... Yun lang. Yun lang. Punta na ako sa Whole Foods. Kay tagal mo na nawala. Babalik ka rin. Alam mo, ang ganda ng kanta na yun, ano? Very touching. Ba? Walang taong Whole Foods, oh. Sunday afternoon. Grabe, ang ganda ng celery ngayon, organic, ang lalaki. Alam mo, malapit na tayo hindi mag-organic. Talaga na. Talaga. Organic soups. Nako. Dami sodium yung mga yan. Whoa! No way! Okay. Bibili na tayo soup. Enough. Hanap lang ako ng nutritionalist kasi wala na ako. Basta yan, walang nutritionalist. Yung kailangan ko. Alam mo, pag punong-puno ang cart ko dito sa Whole Foods,
ninenervyos ako palagi sa kahera.